All right, let's bow for a word of prayer. Manalangin muna tayo bago mag-start. Let us pray. Father in heaven, Lord, we thank you, God, for your blessings towards us. We thank you for the opportunity we have to study the scriptures. We certainly pray that you would bless your word, help us to understand it, and help us, Lord, to apply it to our lives. And Lord, we pray that you'd be glorified. Cleanse us of our sins, Lord. Forgive us, Lord. And I pray that many would come to know Jesus Christ as Lord and Savior, and that they would see him as the fulfillment and the end of the law, the purpose of the law. We ask that you bless us, Lord, and pray these things in Jesus' name. Amen. Amen. And amen. Okay, so yung mga bata, tahimik lang. Lalo na pag may nagtuturo ng salita ng Diyos, hindi time para maging malikot o magulo. Okay, so malapit na tayo matapos. We're almost done with the book of Leviticus. Ilang chapters na lang. So 24 today, 25 today. Next week, we're gonna try 26 and 27. Tapos na tayo next week sa aklat ng Leviticus. Tapos, let's see. Today is the 15th. Next Sunday, the 22nd. Tapos, sa 29, meron tayong guest speaker. So, yung final exam natin sa February. February 5. Sa final exam. So, those that are studying this for final exam, our final exam is February 5. May break tayo. So, so 15... today, 22nd, next Sunday, 29, the following Sunday. So, 22nd, sikapan natin tapusin sa 22nd. Verse number 20, Revelation chapter 1, verse 20. The mystery of the seven stars, which thou sawest in my right hand, the seven golden candlesticks. The seven stars are the angels of the seven churches. And the seven candlesticks which thou sawest are the seven churches. So nakakita si John ng seven na lamps na ganito. At sa kalagitnaan ng lamps na ganito ay ang Panginoong Jesucristo. Na tapos pinahiwatig ng Panginoon kay John na ang mga lamps na ito ay ang isang lamp ay patungkol sa isang iglesia o isang church. Tapos meron silang seven churches. So anyway, sa mata ng Diyos, ang church ay isang lamp na ginto. It's a golden candlestick. So sa mundo natin ngayon, sa lipunan natin ngayon, isa lang ang organization na nagtuturo nang patungkol sa salita ng Diyos na nagbibigay liwanag sa kadiliman, yan ay ang church. That's the only institution in the New Testament that gives light. It's the local church. Now, ang inaasahan ng Diyos, yung church ay puno ng oil para yung kanyang sinag ay malakas. Ano ang symbol ng oil sa Bible? The Holy Spirit. So inaasahan ng Diyos na yung church ay puno, puspos ng Holy Spirit. At pagpuspos siya ng Holy Spirit, ibig sabihin puspos siya ng salita ng Diyos. Parallel yan. Hindi ka pwedeng puno ka ng Holy Spirit pero wala ka namang salita ng Diyos. That is impossible. Pero pag puno ka ng Holy Spirit at puno ka ng salita ng Diyos, ikaw ay ilaw sa isang madilim na mundo. So ang pananaw ng Diyos sa church, tayo ay isang candlestick. Now, kung tutuusin, hindi mo makukuha yung pag-aaral ng Leviticus sa eskwela. Pinag-uusapan ba yan? No. Sa City Hall, kay ganda na ng City Hall doon sa Cayetano, napakalaki. Sa palagay mo, kailan nila pag-uusapan yung Leviticus, yung salita ng Diyos?
Huh? When? Never. So, may gobyerno tayo, pero hindi sila ang liwanag. Saan ka pupunta para makarinig ka ang salita ng Diyos at makita yung liwanag? Where? Saan? Sa church. Kaya dito sa church natin, palaging Bible. Natuklasan ba ninyo yan? Do you observe that? Hindi ho tayo interesado sa sayaw, sa research, sa pag-aaral ng science, evolution, or whatever. Interesado lang ho tayo na itaguyod ang ilaw, ang salita ng Diyos. And so, mahalaga sa Diyos na yung light natin ay patuloy. So, bawat church member dapat puno ng Holy Spirit of God. Ang problema, yung mga Kristiyano na puno ng laman instead of the Holy Spirit. Now, kung ikaw ay Kristiyano at puno ka ng laman, sino ang may sala? Sino ang may problema doon? Yung pastor? No. Yung church? No. Araw-araw, nagbabasa ka ng Bible, ng salita ng Diyos. Every day. Hindi po sapat yung pag-church ng linggo. Namasaya ako, nandito kayo. I'm very happy for you. Sana palagi kayong nandito, faithful. Pero kaya tayo nag-church bilang mga Kristiyano dahil tinuturuan tayo ng salita ng Diyos at nakakakuha tayo ng lakas galing sa salita ng Diyos para sa linggo na parating. Pero hindi ho sapat yung linggo. At kung ano ang blessing at lakas na ibinigay sa iyo ng Diyos sa linggo, hindi yan sapat para bukas. Kailangan ng Kristiyano araw-araw na kumain ng salita ng Diyos. The victory that God gives you on Sunday, which is wonderful, it's the Lord's Day, that's great, is not going to bless you for tomorrow. Kaya dito pumapalpak yung mga Kristiyano. Kasi akala nila, Linggo! Ay, nakapagsimba ako! May blessing ako! Yes! E kumusta naman yung Lunes? Hindi ka gumigising ng maaga, hindi ka nagpe-pray, hindi ka nagbabasa ng Bible, huwag mong asahan na lalago ka sa pananampalataya o magiging malakas ka sa Espiritu. Dahil ang grasya ng Diyos sa Linggo ay hindi pwede sa Lunes. Kailangan lumakad ka sa harapan ng Diyos na may pag-dedication and prayer and devotion sa Panginoon sa araw bukas for tomorrow. Tapos Tuesday, tapos Wednesday, Thursday, by the way, Wednesday night, meron tayong Wednesday night prayer meeting tsaka Bible study. Yung iba sa inyo nakapag-church Wednesday night, very good. So, kailangan nyo yon. Kung ano yung natutunan nyo doon. So, anyway, yan ang table of showbread. Araw-araw na fellowship ng Panginoon. Verse number 10 hanggang verse number 16, pangatlong bahagi, the penalty for blasphemy. Ito ang nangyari, kasaysayan ito. Verse number 10. Tingnan natin kung ano nangyari dito sa taong ito. Verse number 10. And the son of an Israelitish woman whose father was an Egyptian went out among the children of Israel, and this son of the Israelitish woman, a man of Israel, strove together in the camp. So nakipag-away siya sa kampo. And the Israelitish woman's son blasphemed the name of the Lord and cursed. So, ginamit ng taong ito ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan, tapos nagmura pa siya. And they brought him unto Moses, and his mother's name was Shelomith, the daughter of Dibri, of the tribe of Dan.
Okay, so ilan ang tribu ng Israel? 12. So sa 12 tribes ng Israel, merong isang tribu doon, Dan. So ano yung tribu ng mga pare? Levi. Okay, so tandaan niyo yon. And they put him in ward, and in the mind of the Lord might be showed unto them. And the Lord spake unto Moses, saying, Bring forth him that hath cursed without the camp, and let all that heard him lay their hands upon his head, and let all the congregation stone him. Batoyin niyo siya, patayin niyo siya. Capital punishment. And thou shalt speak unto the children of Israel, saying, Whosoever curseth his God shall bear his sin. He that blasphemeth the name of the Lord shall surely be put to death, and all the congregation shall certainly stone him, as well as the stranger, as he that is born in the land, when he blasphemeth the name of the Lord shall be put to death. So sa mata ng Diyos, ang capital punishment ay correct. Yung mga cellphone ninyo, patayin nyo, or whatever. Sa mata ng Diyos, ang capital punishment ay correct. So sa lipunan natin ngayon, yung mga nakokonsensya nagsasabi, hindi naman tamang pumatay ng tao, bakit natin papatayin yung mamamatay tao? Di para tayong mamamatay tao. Walang isip yon. Yung biblical na desisyon ng Diyos ay ipatong yung capital punishment sa tao kung nararapat yan ayon sa batas. So ang konsensya ng tao ay pwedeng i-train. Kung hindi ka biblical sa pag-iisip mo, ang isip mo talaga ay huwag tayong pumatay kahit sino. Huwag nating patayin yung mamamatay tao. Tapos, kung ititrain mo yung isip mo sa Bible, dapat ang isip natin ay ang mamamatay tao ay pumatay ng tao, kaya dapat ipatong sa kanya yung hatol ng kamatayan. Now, sa mata ng Diyos, ipinatong ng Diyos yung capital punishment dun sa taong ito dahil linapastangan niya ang pangalan ng Diyos. Tingnan mo kung gaano ka-severe ang turing ng Diyos sa kanyang pangalan. Now, sa lipunan natin ngayon, binabaliwala ang pangalan ng Diyos. Sa mga social media pages, sa mga expression na sinasabi ng tao, OMG. Alam niyo yung ibig sabihin ng OMG? Huwag niyong sabihin niya. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin nun? OMG. Hindi ho dapat ginagamit ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. At kung tunay na alam mo ang kabanalan ng Diyos, yung tema ng aklat ng Leviticus, sinusuka ng Diyos yung mga gumagamit sa kanyang pangalan na walang kabuluhan. Kaya kayo, ingatan ninyo na huwag gamitin yung OMG. May mga emails na ang advertisement nila, OMG. May mga businesses yung advertisement nila, OMG. Hindi yan, according to Leviticus 24, hindi siya karapat-dapat na gamitin yung pangalan ng Diyos. Now, kayo mga Kristiyano, now, ito para sa mga Kristiyano. Ingatan ninyo ang testimony ng Panginoong Jesucristo. Dahil dinadala ninyo ang kanyang pangalan bilang Kristiyano. So naalala ninyo yung anak ni Aaron, yung dalawang anak ni Aaron sa Leviticus 10. Si Nadab at saka si Abihu na pinangalan naman ng Leviticus. Ano yung kasalanan nila? Binaliwala nila ang kautusan ng Diyos patungkol sa pag-aalay ng apoy. Dapat galing sa Diyos. Eto naman, itong mama na ito, itong taong ito, binaliwala niya ang pangalan ng Diyos. I tell you something, pagdating sa Diyos, dapat iba talaga ang turing natin at ugali natin. Kaya hindi pwede yung mga tumatayo, magugulo, ilalabas ka talaga namin.
Dahil pag nangangaral ang preacher sa salita ng Diyos, ito ay sangalan ng Diyos. Yung pagtuturo ng salita ng Diyos. At kung wala kang respeto sa salita ng Diyos, you are not welcome. Now, sa mga malilit na bata, wala akong problema. Kasi talagang maliit sila, wala pa silang alam. It's okay. Pero dun sa mga medyo may edad, teenagers, lalo na yung mga kabataan, dapat kayo ang example kung paano umupo ng maayos at makinig sa salita ng Diyos. Tapos lalo na yung matatanda, especially adults. So God's name is to be reverenced. Yung hymn books natin, umaawit tayo dahil sa ngalan ng Panginoon. Huwag niyong sulatan yung hymn books natin. Huwag niyo ring iuwi. Yung mga sample Bibles natin, ingatan ninyo yan. Hindi yan sa atin, sa Panginoon yan. Everything, furniture, people, behavior in the house of God, so important. Verse number 17 hanggang verse number 23. He that killeth any man shall surely be put to death. Tingnan mo yung sistema ng Panginoon. Pag pumatay ka ng tao, ikaw dapat patayin. Simple ang salita ng Diyos. Yung crazy lang ngayon, yung mga abogado na hindi sumasampalataya sa Panginoon, tapos pinaniniwalaan ng mambabatas na hindi rin alam ang salita ng Diyos. Verse 18, he that killeth a beast shall make it good for beast. Ah, pag pumatay ka naman ng hayop, edi isawali mo. Either kumuha ka na ng isa, iba na namang hayop, o bayaran mo yung may-ari. Pati buhay ng hayop, mahalaga sa Diyos. You see, even the life of an animal is important to God. Kung paano mo tinuturing yung hayop. Verse 19, if a man cause a blemish in his neighbor, he has done, so shall it be done unto him. Eto yon. Kung anong ginawa mo sa kapwa mo, yun ang gagawin sa'yo. O, batas ng Diyos yan. Verse 20, breach for a breach, eye for an eye, tooth for tooth. He that hath caught a blemish in a man, shall it be done unto him again. So, patas ang law ng Diyos. Kung ano yung krimen, dapat ganun din yung punishment, yung judgment. So, hindi ho katulad ng ibang bansa. Yung ibang bansa, magnakaw ka lang, pugutan na yung kamay mo. Hindi patas yun. Medyo mabigat yun masyado. Pero yun ang isip at asal ng hindi Kristiyano at hindi nagbabasa ng Bible. So, ang justice talaga ng Book of Leviticus ay fair. Fair. At dito ang basihan ng mga batas ng lipunan. Meron tayo, pag nag-aaral ka ng batas, sinong gusto maging abogado dito? Kailangan natin ng abogado, ha? Balang araw. So, baka isa sa inyo ma-inspire na maging abogado. Wow! Wow, wow, wow! Ang sa Latin, yung basihan ng batas, ang tawag doon, lex talionis. Yan, pag nag-aaral kayo ng batas, pag-aaralan nyo yun. Ibig sabihin ng lex talionis ay patas ang judgment, ano yung hatol, patas ang hatol sa krimen. So, base yan dito. Verse number 21. And he that killeth a beast shall restore it, he that killeth a man shall he be put to death. So, inulit ng Diyos yung death penalty. Na hindi pinapayagan ng ibang mga mambabatas. Kaya ang lipunan natin ay talagang magiging magulo. Verse 22, ye shall have one manner of law as well as for the stranger, for your own country. For I am the Lord your God. Yan ang basihan ng batas. Si Jehovah, si Lord. Verse 23, and Moses spake unto the children of Israel that he should bring forth him that is cursed out of the camp, stone him with stones. And the children of Israel did as the Lord commanded. Sumunod sila.
So tinanggal nila sa kanilang kalagitnaan yung magulo na hindi nakikinig at binato siya, pinatay siya dahil sa kanyang krimen, dahil sa kanyang maling gawa. So lagi nating tatandaan na ang Diyos ay fair, patas. So tingnan natin ang Romans chapter 13 verse 4 sa Bible. Romans chapter 13, kailangan ko ng page number nito. Romans chapter 13 verse number 4. Ito ang ugali ng gobyerno sa mata ng Diyos. Ito ang dapat ginagawa ng gobyerno. Romans 13, anong page? 977. Okay. 977. Romans chapter 13 verse 4. Romans 13 verse 4. For he is a minister of God to thee for good. So ang gobyerno ay alagad ng Diyos para sa ikabubuti ng lipunan, sa iyong ikabubuti. But if thou do that which is evil, pero pag ikaw ay gumawa ng mali, evil, kasamaan, be afraid. Matakot ka nga talaga pag ikaw ay gumawa ng krimen o masama. For he beareth not the sword in vain. Merong parusa, merong sandata ang gobyerno. Sila ay may karapatan na gumamit ng sword. Ano yung sword? Espada. Ang ibig sabihin nun, sila ang ang kumikilos at gumagawa ng justice. For he is a minister of God, a revenger to execute wrath upon him that doeth evil. So, ang gobyerno ay may karapatan galing sa Diyos na humatol at magbigay ng death penalty. First Peter chapter 2. Isa pang verse. First Peter chapter 2. Saan naman yung First Peter? Anong page? 1049. Tingnan mo ang 1 Peter chapter 2 verse 14. 1 Peter chapter 2 verse 14. Or unto governors, as unto them that are sent by him for the punishment of evildoers. Yan ang role. Yan ang purpose. Biblical purpose ng gobyerno. Punishment siya para sa mga evildoers, sa mga gumagawa ng krimen o masasama. And for the praise of them that do well, at pati rin sa pag-celebrate sa mga mamamayan na gumagawa naman ng tama. So that is a fitting law of God. All right, chapter 25 na tayo sa Leviticus. William? Start with adults first, then teens, and then children. Okay, Leviticus chapter 25, page 113. Page 113. At medyo mahaba ito, and so I will not be able to go verse by verse on this. But we will give you a summary. We will summarize chapter 25. So, sa final exam, dun sa mag-i-exam, kailangan basahin ninyo yung chapters 24, 25, 26, at saka 27. Part yan ng final exam. Yan ang magiging unang tanong sa final exam. Binasa mo ba ng kabuuan ang 24, 25, 26, and 27? That will be the first question in your final exam. Did you read Leviticus 24, 25, 26, and 27? Pag sagot ninyo no, fail. Automatic fail. Sa susunod na lang na linggo, try nyo na naman uli. Tingnan nyo kung magbago yung mga tanong. Okay? If you fail, then you can retake the test the next week. It's okay. You can do that. Hanggang mabasa ninyo yung 24, 25, 26, and 27. All right. So in Leviticus chapter 25, ang pinag-uusapan dito ay yung justice sa lipunan
patungkol sa mga alipin, patungkol sa ano yung debt? Ano yung debt sa Tagalog? Utang. Ha? Hindi death. Utang. Debt. 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 Hindi death. Debt. Utang. So itong chapter 25 ay patungkol sa mga utang at patungkol sa mga alipin. Alright? So, sa calendar ng Diyos, dapat ang mga magsasaka ay nagbibigay ng pahinga sa lupa. So, tingnan mo ang wisdom ng Diyos. Bibigyan kayo ng 7 years ng Diyos, kayong mga magsasaka. Gamitin ninyo ang lupa. Pasaganain nyo ang lupa. Pero pagdating sa 7th year, halimbawa, may 7 years tayo. Pagdating sa 7th year, hindi kayo pwedeng magtanim, hindi kayo pwedeng umani, huwag niyong galawin ang lupa. At sisiguraduhin ng Diyos, yung 6th year ay doble ang ani ninyo para meron kayong reserba for 1 year. Bakit ganun? Dahil binibigyan ng pahinga ng Diyos ang lupa. So tingnan mo yung environmentalism ng Diyos. Ginagawa kaya yan ng mga magsasaka ngayon? Binibigyan ba nila ng pahinga ang lupa? Sa US, meron. Pag magsasaka ka, sa US, meron kami mga kilala, tigang church namin dun sa US. Halimbawa, ito yung lupa nila. Nagtatanim sila mais. Nagtatanim yun ng mais dito, tapos dito naman soy. Tapos, may mga ilang buwan, pag na-harvest nila yan, pag nag-ani na sila ng mais, hindi nila gagalawin yan ng ilang buwan. Pinapahinga nila ang lupa. Tapos, magtatanim na naman yan, mga siguro after 6 months or whatever, iba na naman ang tanim. Hindi na corn, iba naman. And so, pahinga ito, may sagana dito. Masagana ito, pahinga naman dito. It's a principle. Ewan ko kung ginagawa yan dito. Alam ko na yung mga kumakain ng mais ay namomroblema ngayon dahil sa worm. At ang sabi ng mga scientists, eto ay dahil sa environmental climate change, sabi nila. No. Kung biblikal ang iyong pananaw, alam mo na yung mga salot ay dulot ng palo ng Diyos. Dahil sa kasalanan ng tao. Pero ang principle sa Leviticus 25, dapat pinapahinga ang lupa. So, God bears responsibility to make sure that on the 6th year, the crops are double. Para yung 7th year may pahinga. Ganito rin yung principle ng Sabbath, ng lumang tipan. Ilang araw ang binigay sa iyo ng Diyos para magtrabaho? 6 days. Meron kang isang araw na hindi ka dapat nagtatrabaho. Bakit? Kasi hindi ka makina. At kung hindi ka marunong mag-break, ikaw ay mabig-breakdown. So sa lipunan natin ngayon, hindi na tayo nagsasamba sa Sabbath, ano yung araw ng pagsamba natin? Ha? Linggo! Hello! Sunday is the Lord's Day. Pero anong ginagawa ng lipunan natin ngayon? Gagamitin ang Linggo para sa pag-alagala, para sa party, para sa eskwela, para sa trabaho. Nasaan ang Diyos?
Kung kaya ko. Kung kaya ko. Mag-church ako kung kaya ko. Sabihin ko sa inyo ang secret ng blessing, unahin ninyo ang Diyos. Kaya anong unang araw ng linggo? Ano yung unang araw ng linggo? What is the first day of the week? Sunday. Ito ang unang araw ng linggo na parating. At sa unang araw ng linggo pa lang, dinededicate na natin sa Diyos. Lord, nandito kami sa iyong tahanan. Tulungan mo kami, turuan mo kami, gabayan mo kami sa iyong salita. Bigyan mo kami ng sigla. Para sa linggo na parating, you dedicate your time to the Lord. Kaya yung pag-a-attend ninyo ng church ay super na mahalaga talaga. It's very, very important. Tapos, ganun din yung iyong taon. So on the seventh year, they give the land rest. So that's from verse 1 to verse 7. On the 50th year, from verse 8 to verse 17, sa 50th year naman, lahat ng mga may utang ay pinapawalang sala. What? Ganyan ang lipunan ng Diyos. Once in a lifetime lang yun. Kasi minsan beses ka lang sa isang buhay na magiging 50. Unless talagang blessed ka na makakaabot ka ng 100. Wow! So once in a lifetime, verse number 10, tingnan mo ang verse number 10, Leviticus 25 verse 10. And ye shall hallow the 50th year and proclaim liberty throughout all the land and all the inhabitants thereof. It shall be a jubilee. Kaya ang tawag sa 50th year anniversary, jubilee. Unto you, and ye shall return every man into his possession, and ye shall return every man to his family. So kung alipin ka sa kapanahonan nito, alipin ka, pagdating ng 50th year jubilee, malaya ka na. Hindi, wala kang obligasyon na tapusin yung buhay mo sa pang-aalipin. So, nais ba ng Diyos na manatiling pobre ang kanyang mga tao? Do you think? God does not intend for His children to live in poverty. Hindi nais ng Diyos na manatiling pobre ang kanyang mga anak. So nagturo siya, gumawa siya ng mga paraan para malaya sila. And that is once in a lifetime. Now pag yung alipin, nag-choose siya na manatili sa kanyang master na mag-serve, nasa sa kanya na yon. Malaya siya mag-desisyon na mag-stay o umalis. So pinangako ng Diyos, ibibless niya yung Israel. Verse 18, wherefore shall ye do my statutes, keep my command, my judgments, and do them? Ye shall dwell in the land safely, in safety. And the land shall yield her fruit, and ye shall eat your fill and dwell there in safety. And if ye shall say, what shall we eat on the seventh year? Behold, we shall now sow or gather our increase. Then will I command my blessing be upon the sixth year, and it shall bring forth for 3 years. Pambira talaga ang Diyos. Pagdating sa sixth year, meron siyang supply for 3 years. Iba talaga ang economy ng Diyos at yung kanyang patakaran. And ye shall sow the eighth year and eat the old fruit until the ninth year, until her fruits come, ye shall eat of the old store. Verse number 23, ito lang ang tatandaan ninyo, sabi niya sa verse 23. This is the one thing you need to remember. The land shall not be sold forever, for the land is mine, for ye are strangers and sojourners with me. Hindi ho palaging mananatili na ganito ang lupa ng Israel, sabi ng Diyos. Palalayain ko rin kayo balang araw sa mga alipin. So, ang paghihirap ay sumpa ng Diyos, pero kung ikaw ay anak ng Diyos, merong paraan ng Diyos para turuan ka kung paano mag-save, paano gumastos, paano mag-invest,
para hindi ka manatiling poverty. Pero pag hindi ka sumusunod sa principles ng salita ng Diyos, wala siyang obligation para tulungan ka. He is not obligated. Kasi sabi sa verse number 18, keep and do. Ingatan ninyo ang salita ng Diyos at gawin ang salita ng Diyos. So, tanungin niyo yung sarili niyo, kailan niyo iniingatan ang salita ng Diyos? At kailan niyo ginagampan ang salita ng Diyos? Sabi mo, Brother Bill, wala akong salita ng Diyos. O di, may problema ka. You're in trouble. Kailan mo ginagampanan ang salita ng Diyos? Hindi ko pa ginagawa yung salita ng Diyos sa buhay ko. Ikaw, mananagot niya. You are in trouble. Paano ka lalapit sa Diyos? Lord, i-bless mo yung buhay ko, pero hindi ako susunod sa iyo. Hindi ako makikinig sa iyo. Maasahan mo ba yung tulong ng Diyos? So meron siyang provision for the poor, verse 35 to 38. Meron siyang provision para sa mga alipin, verse 39 to 43. Actually, hanggang 46 siya. Tapos, bibigyan ng Diyos ng liberty ang kanyang mga anak. Tingnan mo ang verse 55. Verse 55. For unto me the children of Israel are servants. Ang mga Israel ay talagang alagad ng Diyos. Alipin ng Diyos. They are my servants whom I brought forth from the land of Egypt. I am the Lord your God. Lahat ng binili ng Diyos, tinubos ng Diyos ay kanyang mga alagad, kanyang mga alipin. Now, kung ikaw ay Kristiyano, tinubos ka ng Diyos sa kasalanan. Sa dugo ng Panginoong Hesukristo. Sino nagmamay-ari sa Kristiyano? Ang Diyos na tumubos sa atin. Kaya siya ang may karapatan magturo sa atin at sabihin sa atin kung ano ang dapat natin gawin. Dahil tayo ay alagad ng Diyos, alipin tayo ng Diyos. Ang responsibility natin, tanggapin yung kanyang mga words at isabuhay. Keep and do the words of God. Tingnan mo ang Luke chapter 4. Luke chapter 4. Okay, anong page yung Luke chapter 4? Luke chapter number 4. Ano? 879. Sa sample, 879. Luke chapter 4, tingnan mo Luke chapter 4 verse 18. Luke chapter 4 and verse number 18. The Spirit of the Lord is upon me, sabi ni Jesus Christ. Because he hath anointed me to preach the gospel to the poor, and he hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives. Ayun. Recovering the sight of the blind, to set at liberty them that are bruised. So, saan nakuha ni Jesus Christ itong words na ito? Sa aklat ng Isaiah. At si Isaiah naman, nakuha rin niya yung words na yan sa aklat ni Moses sa Leviticus. So you see, merong interconnectedness ang Bible. Ginagamit ng bagong tipan ang lumang tipan. Ikaw, ginagamit mo yung lumang tipan? Ginagamit mo yung bagong tipan? O baka wala, hindi mo alam ang pinag-uusapan natin dito. If you are not saved, hindi mo talaga maunawaan ito. You will not get this. One more verse, Romans chapter 8, verse 21. Romans 8:21. By the way, pag ikaw ay saved, born again, ligtas, malaya ka na, pinalaya ka ng Diyos. Hindi ka na alipin ng kasalanan. Romans chapter 8 verse, ay by the way, anong page yung Romans? 975. Okay, very good. 975. Romans chapter 8, look at verse 21. Romans 8:21. Because the creature itself also shall be delivered from the bondage of corruption into glorious liberty of the children of God. No? So before na ikaw ay saved, ikaw ay alipin ng iyong kasalanan. Wala kang control sa iyong sarili. Wala kang control sa iyong kasalanan.
Pero kung ikaw ay magsisi at tumanggap sa Panginoong Hesukristo, ikaw ay maging saved, hindi ka na alipin ng kasalanan. May pagbabago ang iyong katayuan. Ikaw ay alipin, hindi na ng kasalanan, hindi na ng iyong sarili, alipin ka ng Panginoon. Alipin ka ng Diyos. At may kakayahan ka na na maging malaya. Ang kalayaan ng Kristiyano ay ang kalayaan na gumawa ng tama. Hindi yung kalayaan na gumawa ng kabalastugan at yung gusto kong gawin. Walang magsasabi ng hindi sa akin. Ah, rebelde yun. That's a rebel. That's not the liberty. God did not call us to be free. Liberty to sin. Ang liberty natin ay liberty na sumunod sa Diyos at gumawa ng tama. So, before na kinasal ako kay Marcia, malaya ako na manligaw ng kahit sinong babae na gusto kong ligawan. That is my liberty. Pero, nagbago ang status ko from single to married. Noong kinasal kami ni Marcia, ngayon nakasal na kami ni Marcia, malaya ako na mahalin siya. Hindi ako malaya na humabol ng iba pang na any other woman. Do you see that? Ang Kristiyano ay kinasal kay Kristo. Malaya siya na magmahal at maglingkod sa Panginoon. Hindi ka na dapat naglilingkod sa kasalanan at hindi ka naglilingkod sa iyong laman o sa kamunduan na ito na bulok. Do you understand that? Let's pray. Father, we thank you, Lord, for these words and the principles that we see in Scripture. We pray that we would understand these words and live up to the truth that we hear. We praise you, Lord, for these things and ask that you bless us in Jesus' name. Amen.